What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. And again, Kuya Mojay, ngayong araw, hindi muna tayo magbibigay ng tips. Dahil alam mo kung bakit? Siguro naman nakikita nyo na sa title kung anong gagawin natin ngayon. Dahil wala namang kabuluhan ang gagawin natin ngayon. Dahil magkukwento lang tayo, i-share ko lang yung mga nangyari sa akin. No? Nag-training ako sa Exact College of Asia. So bago natin pagpatuloy ito, i-like, comment, subscribe, at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga videos na ilalabas ko. So, ayun guys, no? Nung January 16 to 18 kasi, nag-training ako sa Exact College of Asia sa Arayat, Pampanga. At i-share ko sa inyo kung ano yung mga nangyari sa akin sa unang training. So, ayun guys, may papakita akong video sa inyo. Then, ito yung mga nangyari sa Day 1 training ko. Oops, may lumabas pa na ads. Ngayon, kung mapapansin nyo guys, ito ay tinatawag na anti-piracy or anti-terrorism. Kasi ako, anti-piracy ata to. Kasi nakalagay sa certificate ko, anti-piracy. So, baka ito yung anti-piracy. Kung napapansin nyo guys, ayan, yung video. No, pinututok nila din sa may ano. At yan, no, kailangan mapatay yung apoy. Kung mapapansin nyo guys, apat sila. Apat kami. Ito ako guys sa yan, ito ako sa pangalawa dun sa unahan. Hindi kasi masyadong kita eh. Ayan, ito ako, ayan. Sa experience ko guys, napakalakas nito. Napakalakas nito guys. Ano? I-close niya para masarado yung gas, no. Kailangan, syempre kailangan na binabasa rin siya ng tubig kasi may posibilidad na magpaso siya doon habang sinasara niya 'yon. Oh, yan, no. Sobrang lakas niyan guys. Guys, sobrang lakas niyan mga kuys. Ano, kailangan namin na mapatay ang mga apoy na yan. Yung tatlong apoy na yan. So, next naman, dun sa pangatlo. Grabe. Guys, dito na. Ayan. So, sa pangalawang activity na ginawa namin sa first day namin sa training is entering enclosed space with search and rescue operation. So, papanood ko sa inyo yung video guys. Ayan. Okay. Video sir, video. So, napapansin nyo, apat kami. Then ako tong nasa pangalawa. Kung mapapansin nyo guys, pinapakaramdaman niya kung mainit ba. Yan bago maglagay ng gloves. Dahil ano kasi yan eh, may sabi sa amin baka daw may kuryente. Kaya ganun yung pag himas ng ano. Open na. So ready. Mapapansin nyo guys, may lubed. Ayan. No, sign yan guys na ano, halimbawa, papasok na. Hatakin mo lang siya. May i-rescue kami na natrap doon sa loob. Ayan. Ayan yung gamit na, yung lubit na yan guys, ayan o. Kung mapapansin nyo, gumagalaw siya. Oh, sign na yan na guys, na nakita na namin yung natrap sa loob.
Ayan guys, oh, makikita niyo. Yan. Sign na po 'yon na hawak na namin yung ano na natrap sa loob. So lalabas na namin. So day 2 na tayo. Ito yung mga ginawa namin activity sa pangalawang training namin. Ito yung tatawag na water survival and elementary first aid. So ayan, konti lang tong video na to kasi nag-fix sila. Bawal mag-video. Ayan, napasingit ko lang yung video na ito para may remembrance. Ayan. So tinuturuan si Kuya, si Buddy. Ayan. Kaso, hindi ko natakot siya dito eh. Ang araw na to. Ayan, natakot siya. Kasi, yun guys, 16 feet yan, ang lalim yan. So, ba't ka nga ba kakabahan kung may life jacket ka naman? Ayan, ganun yung tamang pagtalon. And, sa second activity na ginawa namin sa pangalawang training namin. So, babasahin ko na lang siya. Rescue boat handling with search and rescue operation. May naitabi rin akong video. Kung ano ba yun? Ang video. Ayan. Ito yung speedboat. Speedboat ata tawag dito. Ayan. Per team yan. So, 6 ang kailangan sa isang session. So, lahat kayo makaka-experience kung paano nga ba i-drive yan ng speedboat. And, papakita ko sa inyo yung so papakita ko sa inyo guys yung video na ako na mismo yung nag-drive. Tinapin natin. Ayan. Davis is on the move. Ayan. Kasama niya si sir. Guys, diba mukha ko dyan sa napaka-seryoso. Nakakabahan kasi ako dito yung mga quiz kasi sobrang tigas niya. So, at saka tapos yung manibela niya. Tapos yung manibela niya ito. Once nakakaliwa ka, kailangan yung kabig ng ano mo, pakanan. Parang ano rin siya, parang motor din siya. Kaso nga lang, nakakalito kapag bago ka pa lang. Kaya tignan mo naman yung tsura ko dito, napakaseryoso, layo ng tingin, hindi ako nakapokus lang talaga ako sa pagdadrive. Ayan, hinahawakan pa ni hinahawakan pa ng natuturo sa amin. Sarap din sa experience kasi first time ko talaga makapag-drive na ito ng speedboat. Dito sa 3 days na training namin, may kasiyahan din naman. So, itong papakita ng video, yan. Picture lang kasi yung meron ako dito, yan. So, ayan, nag-video okay kami. Kaso nga lang, limited lang yan. Kasi 100 na song lang. Tapos, kailangan na namin matulog, magpahinga. Kasi, bukas, another training na naman. Third training namin to, ipapakita kong video, yan, umaga. Kailangan muna namin kumain. Ayan. Sa pagkain nila guys, kung i-rate ko yung pagkain nila sa amin, i-rate ko siya ng 10. Ano ako? 10 ako kasi masarap naman yung mga pagkain na inahahain sa amin. Tapos, hindi pa tinitipid. So, kung gusto mo kumain ulit, kung gusto mo magdagdag ng kanin at ulam, bibigyan ka nila. Hindi sila nagtitipid. Sulit na sulit yung binayad mo talaga, yung pagtitraining mo. Bago kami mag-training, pinaga kami ng trainer namin na mag-picture-picture. So, ito papakita ko sa inyo yung mga picture namin. So, itong picture na ito guys, ayan yung Mount Arayat. So, kitang-kita siya. Ayan. So, napakalaki na ito guys. Itong tinatayuan namin. Para siyang barko. So, mamaya papakita ko sa inyo yung itsura niya. So, balik na kami sa training ulit. Pagtapos ng picture-picture namin. And, itong activity na to, tinatawag na
Identification of Improvised Explosive Device or tinatawag na IED and threats. Wala akong natabing video or picture man lang sa ginawa naming activity kasi bawal yung cellphone doon. Iisang cellphone lang ang kailangan para yon sa flashlight kasi nga madilim. Sa experience namin dyan, sobrang nakakakaba kasi feel mo na parang yung hinahanap mong bomba, parang totoo. Yung tipong may ano pa, umiilaw-ilaw pa, tapos konting pagkakamali mo lang, halimbawa sa may sa parang sinulid na invisible ano ata yun. Hindi mo siya makikita kapag hindi mo siya pinlashlightan. Ang ginawa namin, isa lang ang gumalaw sa amin, kami, is nakasteady lang. Yung flashlight, ibinaba namin, tapos tinignan namin kung saan nga ba yung parang invisible na wire, sinulid, kumbaga. Kasi kunting patapak mo lang doon, kung may matapakan ka man, kung masagi mo yung wire na yon sa... Kaya nung nakita namin yung wire na yon, ang ginawa ng taga-observe sa amin, nung kabady ko, na-observe niya kung nasaan yung bomba. So nakita niya naman yung bomba, and salamat, nakita niya yung bomba. Yung tutunog kasi na tit, ibig sabihin nun, sumabog yung bomba, kaya tumunog yung bomba. Or may nasagi ka. O may natapakan ka. Ganun yun. So sa activity na yun, pasado kami. Tapos yung sa mga, sa iba, hindi sila pinalad kasi ang ginawa ng iba kasi, guys, lahat sila gumalaw dun sa area na yun. Napakaliit lang. Parang kwarto lang ito. Parang kwarto. Napakaliit lang. Mas madilim. Tapos gumalaw sila. Nag-observe silang lahat. Siguro nakatapak yung isa. Kaya ayun, sabog. Ayun yung naging ano namin, advantage namin na bago kami pumasok doon, pinag-isipan muna namin kung anong plano yung gagawin namin para maging successful yung IED activity namin. Next activity na ginawa namin, third training namin, is risk assessment and incident investigation. So wala akong video na naitabi guys, so picture lang siya kasi nakapokus talaga kami sa pag-iimbestiga. So, saan mga nakuha namin dito guys is underwear, bra, alak, kutsilyo na maaring ginamit ng suspect sa biktima. So ang imbestiga namin dun guys is yung babae ay may kasamang lalaki. Ngayon nalasing ang lalaki. Tapos ngayon, gustong gahasain ng suspect itong biktima. Tapos, nanlaban yung biktima, doon na binanatan ng saksak ng suspect ang biktima. So, parang ganun yung ano namin, yung pag-iimbestiga. Third activity na ginawa namin sa third training namin. So, yun guys, kung nakikita nyo itong picture na to. Ayan. Malalaman nyo kung sino yung mali sa kanilang dalawa. Itong plastic na puti na yan, ang laman po niyan is alak. Ngayon, itong pulang motor na to, tama yung way niya. At ito rin naman, tama rin naman yung way niya. Ngayon, nagkabanggaan sila. Sa tingin nyo guys, sino ba ang mali sa kanilang dalawa? Yung may dalang alak o yung natural lang na nagda-drive? Sa imbestiga namin mga kuys, may posibilidad na yung may-ari ng black na motor ay lasing dahil may dala siyang alak, kaya nabunggo niya yung pulang motor. Then share ko lang yung ano, yung barracks namin dun sa Exact College of Asia. Ito, papakita ko sa inyo yung picture. Ito lang natabi kong picture guys. So kung i-rate ko siya ng up to 10, ibibigay ko dito is 10 kasi napakalinis ng barracks namin. Tap, may aircon, may electric fan, kumpleto sila. Tapos yung mga higaan, malinis. Talagang pinapalitan pa kada may nagtitraining dito. Ito yung labas niya. Ayan, so korteng barko siya. No, para kang nasa tabing dagat. Kung nakita mo yan. Mouth Exact. Yan. And the last, ito po yung sinasabi ko kanina, dyan mismo sa taas na yan, dyan po kami nag picture. Then sa tapat nyan, ayun na yung Mount Arayat. So ayun, korteng barko siya.
guys, kung mapapansin nyo. So, bago matapos ang lahat mga quiz, gusto ko lang ipakita sa inyo yung certificate na nakuha ko dun sa tatlong araw na pag-training ko sa Exact College of Asia. Taran! Ayan. J.K. Tebes. So, pasahin ko siya.